Magandang buhay mga kapangan. Itong araw na ito ay pagkwentuhan naman natin ang isa pang banda na sumikat sa larangan ng musika na pwedeng halin tulad sa grupong Eraserheads o River Maya. Ito ang grupong Sick Cycle Minds. Okay mga kapangan, huwag na natin patagalin at umpisahan na natin ang masarap na kwentuhan. Ang grupong Sick Cycle Minds ay binubuo ng 5 miyembro na sina Ryan Sarmiento, Robert Canamo, Gilbert Magat, Chuck Isidro at siyempre pa si Ronel de Maculangan bilang frontman ng banda. Unang nakilala ang grupo taong 2001 na kung saan si Chuck Isidro ay kalalabas lamang mula sa bandang After Image. Na-disband kasi ang grupong After Image noong panahon na yun kaya't madaling kinuha ni Darwin Hernandez si Chuck Isidro para isama sa binubuo niyang grupo na Sick Cycle Minds. Ang pangalan Sick Cycle Minds naman ay nabuo o nakuha base sa bilang ng 5 miyembro at pang-anim na nga itong si Darwin Hernandez bilang manager nila. Pero bago pa nagsimula ang grupo sa kanilang karera, ang vocalist na si Ronel o Ney de Maculangan ay matagal na sa industriya ng musika. Si Ney de Maculangan kasi ay nagtrabaho din bilang sound engineer, musical arranger, songwriter at isa din siyang video editor. Anyway, ang grupong Sick Cycle Minds ay nakapagsimula under Sony Music Philippines bilang official recording label nila. Dito na nga lumabas ang kanilang debut album taong 2003 at ito ang Permission to Shine. Ang album na Permission to Shine ay pumalo sa panlasa ng Pinoy dahil na rin sa career single nila na sobrang tinangkilik ng mga millennials. At ito ang awiting Sige. Ang awiting ito ay siyang naging daan ng grupo upang mas makilala ang kanilang pangalan sa larangan ng musika. Halos sumabay sila sa kasikatan ng iba pang banda noon tulad ng Kamikaze, Sandwich at Cuche. Sa album ding ito, sumunod na lumabas ang kanilang second hit na tinawag nilang Biglaan. Ito ay walang pinagkaiba sa unang nilang kanta na Sige dahil nakakuha din ang awiting ito ng malaking commercial success. Pero sa pagpapatuloy ng kanilang karera bilang banda, nabigla ang kanilang mga tagahanga dahil sa bigla ang pag-exit sa grupo ni Gilbert Magat. Dahil sa pangyayaring ito, kinuha nila si Tuti Karingal para pumalo sa drums. Taong 2005 ay inilabas na nila ang kanilang second studio album na Panorama. Kasama dito ang mga awiting Umaasa, Ay at Sandalan. Ang album nilang ito ay nanalo bilang Best Album at Best New Artist para sa grupo mula sa NU107 Music Award. Dahil sa mabilis nilang pagsikat sa bansa, ang grupong Sick Cycle Minds ay naging endorser na rin ng malalaking produkto sa bansa katulad ng GBX Shoes at Tanduay Ram para sa awiting Trip Mo. Sila din ay pumirma ng exclusive contract bilang official artist ng Suzuki Philippines sa loob ng 2 taon. Taong 2007 naman ay nilabas na ang kanilang ikatlong studio album na may English title na Home. Kasama sa album na ito ang isang remix song na original sa isang British band noon na Two Minds Crack. Ito ang Upside Down. Ang awit ng Upside Down ay muling pumalo sa ere at ito din ang nagbigay daan sa banda upang manalo muli ng Best Album at Most Favorite Group mula sa Mix Music Award. Sa loob pa ng ilang taon nila sa industriya ay nakagawa pa sila ng 2 studio album ng Project 6 at Fiesta. Sa paglipas ng panahon ng kanilang katanyagan, ang grupo ay nagkaroon na rin ng collaboration sa iba pang mga sikat na singer tulad ni Glock 9 para sa awiting Kasalanan.
better say it louder. Pero katulad ng ibang banda sa Pilipinas, tila nga yata walang forever. Sa hindi malinaw na dahilan ay na-disband ang grupong Sick Cycle Minds. Marahil ay dahil na rin ito sa hangarin ng kanilang bukalista na baguhin ang imahe niya sa industriya ng musika. O malamang ay na-burnout siya sa grupo at nais niya magkaroon na lamang na solo career. Kung may alam kayo sa kwento nila mga kapangan ay pwede kayong magbigay na sarili niyong opinion sa comment section na makikita sa baba. Anyway, sa pagpapatuloy ng kwento, dahil sa abilidad at kakayahan naman ng kanilang drummer na si Tuti Karingal, siya naisipang pumalit ng grupo para sa pwesto ni Ronel de Maculangan bilang lead vocalist ng grupo. Nakagawa sila ng kanilang bagong album ng Goodbye Sunday. Samantala, si Ronel de Maculangan naman ay nagpursu sa kanyang solo career at nakagawa din siya ng kanyang first solo album. Kasama sa album na ito ang kanyang mga awit ng tulad ng Shut Up, tell you something, give me some attention. At isang duet kasama si Yeng Constantino. Ang awit nito ay ginamit sa TV series na Immortal ng ABS-CBN. Dahil nakitaan sila ng magandang chemistry, gumawa pa sila ng isang duet song na original na kinanta ng Eraserheads. Ito ang Kailan. Pero ang kanyang pangalan bilang soloist ay di masyadong nagtagal at bumuo na lamang siya ng bago niyang grupo. Inalinsulod niya ang pangalan ng grupo sa kanyang palayaw mismo at nakilala sila bilang Nady Mac. Samantalang vokalista ng Sick Cycle Minds nga pala na si Tuti Karingal ay pumasok sa larangan ng politika taong 2013. Nanalo siya bilang isang city councilor sa Cabuyao, Laguna ng 2 beses. Nanalo din siya bilang board member sa Bayan ng Laguna noong nakaraang 2022 election. Sa panahong kasalukuyan, si Ronel de Maculangan naman ay patuloy pa rin sa kanyang karera at managing producer na rin sa mga ibang local talents dito sa ating bansa. Ang bandang Sick Cycle Minds naman kasama pa rin si Tuti Karingal ay patuloy at very active pa rin sa kanilang karera bilang banda. Madalas pa rin sila makikita sa kanilang mga TV guesting at live concerts. Ganon din kay Ronel de Maculangan. Kamakailan lang ay naging official endorser pa siya ng Primera Lights Brandy. Kahit papano, nahiwalay man si Nady Maculangan sa grupo, parehas naman silang hindi nabigo sa kanilang mga direksyon sa buhay at patuloy na tinatangkilik ng mga tagahanga, mapa-Nady Mac man yan o Sick Cycle Mind. Bueno, hanggang dito na lamang mga kapangan at sana'y nag-enjoy kayo kahit papano. Muli, huwag sana kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para always updated ka sa aking mga latest uploads. Magandang buhay mga kapangan. Ta-ta!